What up, creatures? For today's vlog, may bago tayong mga scorpions. And then, i-reuse ko na rin sila right away. So, what is up, creatures? For today's vlog, alam nyo naman ang gagawin natin, no? So, eto na ang ating limang scorpions. Ngayon, ipapakita ko muna sa inyo yung mga itsura ng ating mga scorpions, no? Ito ang ating unang hotentota. 2-instar pa lang yan. Kita nyo naman. Healthy, no? Sobrang active na agad. Actually, hindi ito yung first time na nagkaroon ako ng hotentota. Actually, pangatlong vlog ko na to na may bagong hotentota. Ito ay hotentota ulit. Napakaangas, no? Sarap sa feeling na may panibago ko na naman scorpion. And ito, hotentota ulit to. Panigurado. Kung makikita nyo, yung mga hotentota natin, no? Eh, sobrang mga active ngayon. Ito naman ang ating P-trans na sobrang active. Bubuksan ko pa lang, umaakit na agad sa daily cup. Wait lang, medyo natatakot ako, eh. Lalagay tayo ganito in case na umakit siya. Ito ang ating 2-instar na P-trans. Tingnan nyo naman, oh. Napakalaki agad, no? Hindi katulad ng size ng hotentota natin. Pakaangas. Stig, no? Ito naman ang ating L3 ka. Tingnan nga natin to. Ito isa sa pinaka gusto ko talagang makuha na scorpions, no? Medyo hindi ganun kalaki yan ang size nito. Kahit ma-reach niya ang maturity, eh, hindi siya ganun kalaki. Ito siya. Mamaya makikita nyo yan isa-isa. Ayun lang yung mga i-re-reuse natin ngayon. Nakaka-excite din kahit pa paano. Ito ang kanilang magiging mga enclosure. Kung makikita nyo naman, yung cross ventilation nila is napakaganda, no? Napakadaming ventilation, lalo na sa gilid, which is ayun yung talagang importante. Yung pinaka-importante sa pag-aalaga ng mga scorpions, no? Kailangan natin ng cross ventilation. At ang gagamitin nating substrate para sa ating mga desert scorpion, buhangin. White sand to. Eto. Naman sa ating P-trans, meron kasi akong konting black sand, kaya hinaluan ko ng black sand para sa ating P-trans. Para naman sa ating L3 ka, hindi siya desert type na scorpion, actually bark scorpion siya. Matatagpuan nyo siya sa mga bark, sa mga cork bark, kaya mas prefer nila yung medyo may pagka-humid na substrate, which is yung mga soil, yung mga cocopit ganun, kaya kukuha na sila ng cocopit. Itong moss na to, eh, magsisilbing hide na rin para sa kanya. Kasi wala naman tayong cork bark para gawing pang hide ng ating L3 ka. Pwede na tong moss, sisiksik lang siya dyan. Bali, maliit pa lang naman siya, eh. So, ito na ang setup ng ating enclosure para sa ating L3 ka. Lagyan din natin ng mga moss to para sa pang-hide lang nila. Dry moss naman to, kaya okay lang. Long as magamit nila pang-hide. And then pampaganda na rin ang enclosure kahit pa paano. May nakita akong parang ito, dito sa may substrate ko. Italagay ko na dito sa enclosure ng ating L3 ka. Para mukha namang sa natural environment siya, no? Ang uunahin nating ilagay sa kanilang enclosure, walang iba kundi hotentota. Ito muna yung uunahin natin. Ito mga gusto ko, eh. Wait. Ito yung pangkukuha natin. Hindi ko alam kung ano tawag dito. Ito yung ginagamit ko nung nagpe-preserve ako ng mga namatay kong snake. Iwasan na natin maipit ang ating scorpions dito. Hindi sila makakakit sa glass. Ayan ang ating hotentota, hotentota. Angas, man. Punta agad din sa may masisiksigan. Sakto yung moss na nilagay natin. So,
Naipit pala siya sa may ventilation. Ayan ang ating unang nilagay. Ito ang sunod. Nakastigan talaga ako sa mga tuntotakay. Lagi naman ako meron ganito. Ito ang ating Hotel Tota number 2. Diba nakita nyo? Ito yung size ng ating Hotel Tota. Tinuman naman yung size ng kanyang enclosure. Napaka laki para sa kanya. Ang ating Hotel Tota number 3. Yan o. Makita nyo? Angas pa rin talaga, men. Kahit pa ulit-ulit ko itong tignan. Ito ang Hotel Tota, Hotel Tota. O mas kilala sa tawag na Alligator Back Scorpion. So sila din yung mga nauna kong scorplings back din. Papakita ko sa inyo. Yan. And ayang vlog na yan is ayun yung may pinakamarami kong views. No, share ko lang naman. At kung tatanungin nyo ako kung ano itsura nila pag laki, eto. Etong itsura nila pag lumaki na sila, no. Actually 6 instar pa lang to and then pre-molt na. Pa 7 instar na siya and then siguro pag 7 instar na, maglalabas na siya ng mga, kasi ang mga species na to ay parthenogenesis. Which means sila yung asexual reproduce. Hindi nila kailangan magmate or magkaroon ng contact para lang maging gravid sila. Okay, lalagay ko ng ating Hotel Tota number 3 sa kanyang bagong enclosure. Ating Hotel Tota number 3. You know. Ganda, man. Diba? Punta agad siya sa may sulok. Sakto yung mousse na nilagay ko sa kanya, men. At isunod naman natin etong isa sa mga gusto ko rin na scorpion. So ito ay Parabutus transvallicus o mas kilala sa tawag na South African spitting scorpion. So may mga nabasa rin ako na nag-spit daw sila ng kanilang venom about 1 meter away. Mga ganun. Hindi ko naman alam kung totoo yun. Kung totoo man yun, syempre, ilag-ilag din. Pero sa mga hindi nakakaalam kung ano itsura nila paglaki, papakita ko sa inyo. So, ganyan yung itsura nila paglaki, which is grabe yung pagka-fat tail and yung pagka-tick ng tail nila, no? Napaka-potent ng venom. Pero hindi naman tayo ma-sting yan kung hindi natin i-handle. Kaya talagang mag-iingat tayo sa magandang scorpion na to. 2 instar pa lang, pero yung size niya, hindi niya ka-size yung 2 instar na Hotel Tota natin. Tinan nyo naman yung laki. And then, tinan nyo yung pagka-tick ng kanyang buntot. Grabe, taba agad. 2 instar pa lang siya and excited akong mapalaki to. Kaya, game, kukunin ko na. What we do here is go back, 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 back. Kala ko lalabas pa eh. Ito ang ating South African spitting scorpion. Ganda. Ganda, grabe. Nanginginig pa yung kamay ito. Ito yung angs. Lagyan na natin siya sa kanyang munting enclosure. Lagyan na natin siya. Nagtago agad siya sa ating moss. Ang isa sa paborito ko talaga. Ito ay... Ano nga ba to? Ano nga ba to? Di ko alam. Kalimutan ko yung ano. Scientific name? Wait lang. Kukunin ko muna siya. Dwarf scorpion lang din to eh. Hindi ganun kalaki. Ang maganda sa scorpion na to ay para din siyang Hotel Tota. Sila ay parthenogenetic scorpions. Ang pangalan nga pala nito ay Lycas. Ang pangalan nga pala nito is Lycas 3. Ang pangalan nga pala nito is Lycas 3 carinatus. Parthenogenetic din talaga sila. Kaya yon, abang-abang sa magiging mga scorplings nito. And nangingitim na siya.
mukhang pre-morph ng ating L3 ka. Sa mga nakakaalam pala ng common name nito, please comment down below kung ano yung common name ng L3 ka, kasi hindi ko alam yung common name nila. Okay, ilagay na natin siya sa kanyang naghihintay ng enclosure. Ang kanyang forest. Mini forest. Yan na siya mag-stay at ganyan. Angas. Napakabagal niya maglakad ah. At sa mga hindi pala nakakaalam kung ano itsura ng L3 ka pagkalaki, eh ito yung itsura ng ating L3 ka pag lumaki. Oh, di ba? Napakaangas. Kaya gustong-gusto ko yung L3 ka eh. Gusto ko makita kung ano yung itsura niya pag nag-mature na ang ating L3 ka, no? Kaya nakaka-excite talaga. At ayun, narios na natin yung 5 nating scorplings na bago. Gagawin natin eh ilalagay muna natin sila sa ating exotic rock. Exotic rock eh, no? So ang gagawin natin ay ilalagay muna natin sila doon sa ating rock ng ating mga alaga. Game. So ayun, nilagay ko na nga pala yung ating scorplings dito. Ito yung ating 5 scorplings na bago sa ating collection. Ayun sila. Ito yung ating L3 ka. Ito naman ang ating 4 na desert scorpion. Ito ang ating, ayun o. Oh. Ang laki niya na. Ito naman ang ating hotentota. At kung tatanungin nyo kung kamusta ng aking albino Pacman frog. Oh, tinan nyo naman o. Oh, may putik pa siya sa mukha. Tinan nyo. Kawaii. Ang pangalan nga pala nito, by the way, siya nga pala si Lemon. And then ayun, all goods na ang ating mga narihouse. Balikan muna natin saglit bago tayo magtapos. Dito na ako mag-outro. Ang positive comment of the day natin ay eto. Maraming salamat sa comment mo. Dahil sa'yo, ginaganahan ako mag-upload ng video. And kung gusto mo ma-feature ang comment mo sa channel ko, all you have to do is drop a comment down below. Kung nagusto mo yung video, please hit the like button. Wow, lagi mo naman ako ginugulat oh. Kung hindi mo nagustuhan, feel free to dislike. Okay lang talaga, promise, okay lang. Kung hindi ka pa napag-subscribe, syempre, i-hit nyo na yung subscribe button and i-click nyo na rin syempre yung notification bell dito. Just kidding, nasa baba yung notification bell sa may tabi ng subscribe button. Yun, maraming salamat dahil umabot ka hanggang dito sa mga oras na to. Maraming salamat sa pananood. I'm Exocritus and see you in the next video. Bye-bye!